Hello kayo Malicious, welcome. Gagawa naman tayo ngayon ng sisig. Pag narinig natin ang salitang sisig, ang pumapasok sa isip natin ay baboy. Pero this time, ang gagawin natin ay sisig na pusit. Tara na, gawin na natin to. Ayan ang ating pusit, naihaw ko na yan. Ito naman ang mga ingredients na gagamitin natin. Chopped red onion, garlic, ginger, calamansi juice, pipigain natin yan. Bell pepper, chili haba, salt to taste, ground pepper, liquid seasoning, and mayonnaise. So proceed na tayo sa next steps. Hihiwain lang natin itong ating inihaw na pusit. Hihiwain lang natin ito ng pa-cubes na maliliit. Tapos na tayo mag-iwa. Next step na tayo. Magigisa na tayo ng ating mga ingredients. Ito yung nahiwa natin na squid. Sa panggisa gagamit tayo ng coconut oil at butter para mas mabango. Iwan na natin ang garlic. Sunod na natin ang ginger. Igisa lang natin ng maigi yan. Palibasin lang natin ang aroma nito. Dahil yung bango ng ating mga spices na ginisa ang mas lalong nagpapasarap sa ating sisig pag naihalo na yan. And then isunod ko na ang chili. Din ang chopped onion. Sa pagluluto ng sisig, ang sarap ay nakasalalay sa pag-isa ng ating mga spices. Kaya dapat maigisa ito ng tama. Last nating ilagay ang bell pepper. Gisang-gisa na ito. Ilagay na natin ang ating tinatad na pusit. This time, lagayan natin ang ating mayonnaise, ang calamansi juice, salt, pepper, liquid seasoning. Mix lang natin ng maigi. Iluluto lang natin at least 3 to 5 minutes. This time, okay na ito. Done na ito. Tikman lang natin para sigurado tayo sa lasa. Alisin na natin ito sa pagkasalang. Okay, testing time na. Kakaiba ang sarap ng lasa nito, lalong-lalo sariwang-sariwa yung pusit na ginamit. Kasi andyan yung crunchiness ng ating pusit pagkasariwang-sariwa ang ating ginamit. Plus yung kombinasyon ng mga ginisang spices, perfect pag ito'y pinaghalo-halo na. Ito na yon. Sana nagustuhan mo itong video ko. Please subscribe and share. At pakihit na rin ang bell button kung nais mong ma-update sa mga susunod ko pang videos na i-upload. Mas mainam lalo kung meron tayong sizzling plate. Painitin lang natin ng mabuti at saka tayo maglagay ng konting butter. Sabay lagay ng ating sisig, din magtatoppings tayo ng fresh egg. Ito na ang sisig na pusit or sisig na calamari. Thank you for watching.